Hindi ko alam kung side effect ba siya or talagang totoong hindi maganda yung effect ng vitamin C pag hinalo mo doon sa rose hips. Pero mas maganda magpa-consult kayo sa doctors ninyo or kung ayaw nyo naman, kagaya ko, nag-take na lang ako basta neto, hindi na ako nagpa-consult sa doctor ko. So, 1,000 milligrams, ini-take ko sa isang araw. Hi guys! Welcome back again sa aking channel. At ngayong araw na to, pag-usapan natin ang Kriklanda Vitamin C. Kung kayo ay nagbabalak bumili ng vitamin C na to, make sure na panoorin nyo muna tong video na to bago kayo bumili at mag-isip-isip kayo kung dapat ba o hindi ba dapat na mag-take or bumili ng ganito kalaking vitamin C. Disclaimer lang po, hindi ako doctors, hindi ako pharmacist. Lahat ng babanggitin ko sa video na to ay based lang po dun sa nalalaman ko at based lang sa nag-experience ko at based doon sa na-research ko sa Google. Yun lamang po ay gusto kong i-share sa inyo at nasa sa inyo pa rin yun kung bibili kayo neto or hindi. Bago natin umpisan ang video na to, kung bago ka pala sa aking channel, make sure na nakapag-subscribe ka sa aking YouTube channel, i-click mo yung katabing bell notification dahil every month nagkakaroon ako ng pag-giveaway. Ang pag-uusapan natin ngayon is etong Kriklan. Kriklan Vitamin C na merong 500 tablet. Alam nyo, sa sobrang dami ng laman nito, aabutin to ng isang buwan or aabutin to ng 15 months bago siya maubos. Ganon ka-hype ang vitamin C na ito. Bukod sa vitamin C, meron siyang rose hips o rose hips at saka bioflavonoid complex. So, pag-usapan natin yan kung ano ba yung mga product na yan, kung safe ba siya inumin at safe ba talaga siya na i-take natin ang dalawang beses sa isang araw. Ang tablet na to ay 1,000 milligrams ang isa. So, ang requirements lang naman talaga is 2,000 milligrams a day. Sa adult ha, 2,000 milligrams lang sa adult maximum. Hindi siya pwedeng lumagpas doon. May masamang epekto yun sa ating katawan at mamaya isishare ko yan sa inyo. Pag-usapan muna natin yung presyo nito. Ang presyo nito ay 1,300 pesos sa Lazada kasama na yung shipping fee. Magkano ba yung mga typical na vitamin C na mabibili mo sa Mercury Drugstore, sa mga Watson? Kadalasan kasi, ang vitamin C na mabibili mo sa mga ganyan is nag-range or nagkakahalaga ng 6 pesos to 7 pesos depende sa brand. Pero yung dating brand na binibili ko, nagkakahalaga yun ng 7 pesos at yun ay 500 milligrams lang. Meron din yung 1,000 milligrams, yun nga lang medyo may kamahalan, 13 pesos ang isa. Talagang malayo-malayo sa presyo na ito at talagang times 5 yung presyo nung mabibili mo sa Mercury Drugstore at saka sa Watson. Pareho lang naman sila ng vitamin C, yun nga lang merong mga inad or merong mga dinagdag dito na wala yung vitamin C na yon na tinutukoy ko na ayoko nang banggitin kasi hindi naman siya sponsor. By the way, hindi pala to sponsor ng Kriklan. Ito ay binili ko sa sarili kong pera at yeah, original to at authentic. Alam ko marami nagtataka sa inyo, bakit ang mura niya? Bakit 1,300 pesos 500 tablet? Ganto ba talaga kamura to sa US? Ganto ba talaga kamura to sa ibang bansa? Nag-research po ako sa Costco.com. Yun po ay isang uri ng store, parang mga hypermarket sa atin. Costco po yun. Lahat ng mga product ng Costco ay doon mo mabibili kung ikaw ay nakabase sa Amerika. At ito po ay nagkakahalaga lang sa Costco store ng $25 to $30 ang isang bote. Kung kukumpute mo naman siya sa Philippine peso, yung $25 to $30 ay nagkakahalagay ng mga 1,300 or 1,500 pesos kung i-convert mo siya. So, ibig sabihin, hindi talaga siya nagkakalayo ng presyo ng dollar at saka ng Philippine peso. Ganun pa rin yung presyo niya. At huwag kayong mag-alala kasi nag-research ako, tinignan ko lahat ng mga nakasulat dito, wala siyang mali, wala siyang maling grammar, lahat ng grammar na nandito ay tama. Alam niyo naman na ayoko lahat, lalong-lalo na yung mga grammar na mali, lalong-lalo na sa vitamin. Kung matatandaan ninyo, nag-review ako last year ago, nung ProLife Atlas Vitamin E, ProLife Atlas Vitamins E na product daw ng coach ko yon, pero sa totoo lang hindi kasi sobrang dami ng maling grammar ng vitamin E na yon at huwag kayong bibili nun, lalo na dun kung mabibili nyo lang kung saan-saan kasi hindi siya register ng coach ko. At peking-peke yung kanilang USP logo. Ito po yung totoong original ng USP logo kung papansinin ninyo yung ProLife Atlas Vitamin E.
Peke po yung logo nun kasi ito talaga yung original logo ng USP. At huwag kayong mag-alala, approved to ng FDA USA or FDA sa Amerika. So, sa atin, hindi na siya nilakad kasi kung idadaan pa to sa FDA Philippines, medyo tataas na yung presyo niya kasi siyempre magbabayad pa siya sa ahensya at hindi na siya ganun kamura. So, medyo tataasan na nila yung presyo. Pero huwag kayong mag-alala kasi legit naman siya. 2 buwan ko na siyang tinitake at ganito yung laman niya. So, ayan. Wala lang ako nung vitamins na tinutukoy ko sa inyo na 1,000 mg na 13 pesos. Pero sa next video natin, pag-usapan natin yan, bibili ako nun para i-compare natin siya kung same lang ba siya ng laki at same lang siya ng amoy. Kasi ito, medyo maasim-asim ng konti yung kanyang amoy. Pag-usapan na natin yung mga benefits ng mga product or nung benefits ng vitamin C na to. So, dahil nga dito is meron siyang rose hips at saka bioflavonoid complex. So, hindi lang siya vitamin C o hindi lang siya basta-basta vitamin C yun nandito. Is vitamin C with rose hips better than regular vitamin C? So, yan. Based sa research ko na mas better daw na meron siyang rose hips yung vitamin C na tinitake mo. Yun nga lang, depende pa rin sa inyo kung ititake nyo siya o hindi dahil meron siyang hindi ko alam kung bad effect ha. Hindi ko alam kung side effect ba siya or talagang totoong hindi maganda yung effect ng vitamin C pag hinalo mo doon sa rose hips. Ito kasi yung isa sa nalaman ko. Should you take vitamin C with rose hips? So, based naman dyan, ang sabi, hindi daw maganda yung pagtitake ng vitamin C na merong rose hips. Which is, medyo nabahala ako dyan. Nung binasa ko yan, nag-research ako bago ko to bilhin. Pero, sabi ko, or naisip ko na wala namang nabalita or wala naman ako nabalita ang namatay na hospital nung mga nag-take neto. Wala akong nabalitaan kaya na-convince ako na bumili neto at gusto ko rin subukan na i-take kasi matagal ko na talagang gustong subukan to. Bago natin ipagpatuloy ang video natin ay nais ko munang i-announce yung 10 nanalo ng tigo 100 pesos na GCash. Yung unang-unang nanalo sa ating 100 peso GCash giveaway ay si Brian Bustos. Yung sumunod ay si Edsel Poras. Yung pangatlo ay si Sia Migs. Yung pang-apat ay si Ryson Jamila. Yung pang-lima ay si It's Me. Yung pang-anim ay si Ben Ramos. Yung pang-pito ay si Christian Horesco. Yung pang-walo ay si Melostepe Stones. Yung pang-siyam ay si John Lloyd Pelegro. At yung pang-sampu ay si Mamawers. Kung isa ka sa mga nanabanggit ko na nanalo ng ating 100 peso GCash, make sure ninyo na kayo ay pumunta sa aking Facebook page account. I-message nyo ko doon na kayo yon at i-indicate nyo na rin yung inyong username dito sa YouTube. Then, isend nyo sa akin yung inyong GCash number at automatic, agad-agad ipapadala ko sa inyo yung GCash ninyo na nagkakalaga ng 100 pesos. Then, ayun nga, nung sabi ko na, sige, ititake ko siya kahit na alam ko na hindi maganda yung rose hips sa vitamin C. Kasi sa Google lang naman siya at hindi natin alam kung totoo ba siya or what else. And then, eto pa, what happened when you take vitamin C every day? So, siyempre, kung nag-take ka ng vitamin C, pampataas ng immune system, para malayo ka sa sakit. Pero, yung vitamin C, hindi siya talaga nakakagaling ng sipon or nakakagaling ng sakit. Which is, pinatataas niya lang yung immune system mo para malayo ka sa sakit dahil hindi siya gamot. Ito yung isa sa pinakamahalagang importante, pinakamahalaga na importante pa na parte ng pag-iinom mo ng vitamin C. Based nga doon sa nag-research ko sa Google ay maximum na 2,000 mg lang yung pwede mong i-take na vitamin C. Hindi ka na pwedeng lumagpas doon kasi kung lalagpas ka doon everyday, maaaring maapektuhan yung kidney mo at maaaring magkaroon ka ng kidney disease na alam naman natin na yan ang isa sa pinaka nakakatakot na sakit, ang kidney failure. Kaya make sure ninyo na hindi lalagpas sa 2,000 mg yung ititake ninyong vitamin C. Sa case ko kasi, nagtitake ako minsan ha, minsan nagtitake ako ng 2 tablet ng vitamin C na to, which is 2,000 mg yun, depende sa nararamdaman ko. Pero hindi ko siya pinagsasabay, may pagitan siya. Kadalasan, 10 oras or 8 oras yung pagitan bago ako uminom ng pangalawang tablet ng vitamin C na to. Kung ako naman natatanong ninyo, ano yung pinakamagandang oras, pinakamagandang time na inumin itong vitamin C na to? Para sa akin,
umaga, pagkagising na pagkagising ko pa lang, siguro mag-iintay lang ako ng makalahating oras, iinom lang ako ng tubig, then mag-wait ako ng kalahating oras, saka ako nagtitake ng vitamin C na to sa umaga. At sinasabayan ko siya ng collagen. Ito yung collagen na ginagamit ko, itong DHC collagen, ginagamit ko na to for 2 months at sobrang love na love ko tong collagen na to. Alam nyo yan dahil ginawa ko na to ng review. Nag-stop lang ako ng mga 4 months or 5 months ng pagtitake nito. Pero ngayon, gusto ko na siyang i-continue dahil nakita ko naman yung effect na sobrang maayos at sobrang ganda niya sa balat. Kayo na yung humusga. Ito yung aking face. So, nag-toner lang ako. Wala akong nilagay na anything else dyan sa mukha ko. Toner lang yan kasi hindi pa ako naglalagay ng cream. Sobrang addict ko dito sa collagen na to. Kahit meron pa tong laman na good for 2 or 3 weeks ito ay umorder na uli ako ng mas malaki. So, eto siya. Hindi ko pa siya nabubuksan. Kakarating lang neto. In-order ko sa Shopee. At gagawin ko siya ng video sa mga susunod na mga araw. At hindi ko pa ito bubuksan. Gusto ko, bubuksan ko to ay aking gagawa ng video para i-share na rin sa inyo. At eto yung aking iniinom na combination na to. Etong vitamin C na Creekland at etong DHC collagen from Japan. Pero mas maganda magpa-consult kayo sa doctors ninyo or kung ayaw nyo naman, kagaya ko, nag-take na lang ako basta neto, hindi na ako nagpa-consult sa doctor ko. So, 1,000 milligrams, ini-take ko sa isang araw. Yun lang yung aking video for today. Sana ay may naintindihan kayo at nakatulong ang video na to kung kayo ay nagbabalak na bumili ng vitamin C na to. Mas maganda na magpa-consult kayo sa doctors ninyo. At ako kasi, wala na akong pakialam. Di na ako nagpapa-consult. Basta alam kong safe to. Alam ko sa sarili kong safe etong vitamin C na to. Iti-take ko siya, may permission man or wala ng doktor. Again, kayo pa rin po ang magdi-decision sa sarili ninyo. At hindi po ako. Sana ay nandiyan pa rin kayo at patuloy na sumusuporta sa akin. Guys, gusto ko na talaga magkaroon ng vlogging camera. So, tulungan nyo ako na padamihin ang views ng aking mga video. So, maraming salamat po at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na vlog. See you on my next vlog. Bye!